Hello guys! Welcome to my channel again! So, dito tayo mga friends! Dito naman tayo, gawa tayo naman ng mga vlogs! Katatapos ko lang, kalalabas ko lang, but so sad! Nakalimutan ko pala, kalag-galag mandi ay, sa muka judoy. Buti na lang may machine na pwede mapagdepositan. Sarado pala ngayon lahat. It's holiday. Because it's holiday, November 1 and 2, nagtinanga si Esther. Start na kasi na walang work. Yun na, hindi ako nag-iisip ng mga dates. In November 1 pala, ayan, holiday 1 at saka 2. Alam nyo ba anong nangyari sa akin ngayon? Pumunta ako doon sa ano, akala ko may bangko, eh wala pala. Ayun, nag-deposit ako sa machine, buti na lang. Hindi offline, ano? Then the other one na naman, pumunta ako doon, dumiretso ako, bumili ako, sana ako ng bigas. Ang nangyari kasi, yung ginabilihan ko, sarado. Yun na! Halos lahat doon, sarado. Eh, sabi ko, hanap ako ng paraan. Mag-grocery na sana ako. Mag-grocery ako ng mga chichirya. Sinamali na kami kahapon, no? Bila ako ng chichirya. Ano ba yung nangyari? Walang dala si Esther na QR code. Eh, kasi wala sa plano, eh. Ayan. Tapos, wala akong face shield. Kasi doon lang ako sa bigasan. Eh, ngayon, naisip ko kasi parang hindi sayang ngayong pamasahe. Pumunta ako sa isang groceryhan, try lang kung open. Ayan, open pala. Ayan, pumunta ako doon. Alam nyo ba kung anong nangyari, guys? Eh, kasi wala akong face shield. Wala akong QR code. Ayan, nakiusap ako sa guard. Guard, pwede mo sulod. Ganyan. Ano ba'y ginawa? Guard, wala magod sa plano. Ayan, wala sa plano, guard. Pwede mo sulod. Wala ko'y QR code. Yan. Nagpakatotoo sa Esther, ano? Yun na, sabi. Ma'am, pwede ka pumasok, pero kung meron kang face shield. Yan, may face shield daw, ha? Sabi ko, wala man, guard. Pwede, ano na lang, may face mask, bitaw ako. Sabi kong ganun, ano? Alam nyo ba? Sabi niya. Ma'am, bili ka ng ano, face shield kasi 10 pesos lang yung face shield. Oo nga, alam ko yan, 10 pesos. Kasi nagbibenta din ako ng mga face shield at saka face mask. Alam ko yan, magkano yan, ayan. Pabiliin lang ako ng face, wait lang. Ayun na, no, may bumili guys. So, ngayon, sana ba ako? Yan na, sabi ng guard, ma'am, magbili ka na lang ng face shield. 10 pesos lang, ma'am. Sabi nang ganun, ano? Sabi ko, guard, pwede pasok na lang. Ano naman, eh. Kasi pag magbili ako, tingnan mo yung mga customer. Yung mga face shield nila. Kaso lang, hindi lang ako naka-take ng picture doon, eh. Yan. Sabi ko, tingnan mo yung mga customer na pinapasok mo. Oo nga, meron silang mga face shield, no? Face shield. Pero yung saan yung face shield nila? Nasa ulo. O, makount mo lang yan kung ilang tao lang nandyan na yung face shield nasa face. Mostly, nasa ulo yung face shield. Saan ba pwede ilagay ang face shield? Di ba sa face? Hindi pwede dito banda sa face yan. Eh ngayon, pabilhin ako. 10 pesos lang daw. For what? Magbili lang ako para ilagay lang sa ulo. Kasi pwede man makapasok na merong face shield. Pero, doon sa ulo ilagay is, ano pala ang tama? Diyos ko. Pinoy talaga, ano? Eh, nakiusap na nga ang tao, eh. Nako, Dolores. Ang guard ba? Ewan. Ano ba yan, uy? Hindi naman sa lahat, ha? Purya lang sa ibang guard. Isipin nyo naman. Kung ano yung trabaho nyo. Para hindi kayo mareklamuhan ng customer. Diyos ko, my gosh. Diyos ko na lang. Pabilhin lang. Lang nga naman, magbili ako ng 10 pesos. Sayang ng ano eh. Sayang din ng tawag nito. Buti na lang, no.
Sinabi niya sa akin na, ay ma'am, hindi pwede kasi wala kayong QR code. Period. O, yun na lang sana. Hindi kay sabihan ka pa na, ay ma'am, pwede ka makapasok. Basta may face shield ka. Ay, guard. Ay, nag-explain si Esther. Kasi yun ang nakikita ko. Ano, diba? Anong purpose ng face shield? Na ilagay lang sa ulo. Diba? Ano ba lang tama? Ano ba yung mga job ng isang guard na nasa entrance? Ayun na nga, nag-check sila ng face shield. Kung may face shield yung customer na pumapasok. Pero saan nilagay yung face shield? Nasa ulo? Diyos ko, Mayo. Shout out na lang sa isang guard. My gosh. Yun na. Gusto ko sana magreklamo. Ang itik lang na bagay. Kaso lang, sayang din. Ugas daw. Sabi niya sa'yo, guys. Ayan. May bumili. Kasi yun na nga. Hindi din nila alam. Kalimutan na holiday November 1 and 2. Yan na. Dinyos tayo guys ba? Ano ba yan boy? Paano ba yan? Yung mga security guard dapat isipin din nila ba ano? Pag nakiusap yung tao. Diyos ko Lord. Hinabuti na. Ang mas mabuti dapat yung ginawa niya dapat i-approach. Sinabihan niya ako directly na ma'am, di pwede ma'am kasi wala kayong QR code. Stop. So, no more words. Sabihan pa naman ka nga, magbili ka ng face shield ng 10 pesos. For what? Ay, nako. Diyos ko na lang. Saan kaya yung isip? Magbili. Tapos, asan? Ilagay sa ulo. Magbili lang. Para picture lang. Kumbaga sa frontliner mo na lang, mo lang siya nga, para lang papasukin ka, magbili ka ng face shield, pero saan? Diba? Tapos ang dami-daming mga customer nakapasok na yung mga face shield na sa ulo, wala sa face. Gusto ko sana lapitan yung magreklamo doon sa kaso lang ikawawa din. Baka gusto ko sanang sabihan na sabi ko kasi guard, ikaw yung nag-check, hindi papasukin ang walang face shield, ngayon saan nilagay mo yung face shield mo? Na sa ulo. Tapos ngayon yung mga customer, tingnan mo yan yung mga face shield nila na sa ulo, ilan lang yung face shield na nasa face, diba? Diyos ko. Ang sarap sana magreklamo dun sa may-ari, sa office ng kasi sayang din . Alangan naman, magbili lang ako ng 100 pesos doon sa loob Imposible, mag-grocery ako Kasi yung pambili ng rice, kasi close, yun na sana ang i-grocery ko. Hindi lang 100 sales na din sana nila yun. Diyos ko na lang, shout out sa guard. Kaso lang nag-iisip ako, pareho tayo nangangailangan ng trabaho para kumita, may sahod. Hindi na lang bigyan ng kaso yun lang, makasalita ka ng ganito. Kasi dapat sana isipin, dapat kung ano yung job mo, nasa guard ka, nasa entrance ka, guard ka pa naman, dapat yung face shield, pag mag-check ka ng mga customer, kasi protocol kailangan yung face shield, diba, dapat nasa face, hindi pwede nasa ulo. Ano ba yung silbi ng face shield na nasa ulo, ginawang headband, nakapatong lang sa ulo, diba? Ay nako, ang security guard, ano ba yan? My gosh, na lang, asang utak. Grabe, Tenyos, ito na nangyari sa akin. Kaya walang nangyayari. Walang mantika. Yan na guys. Bumaba na yung ni Esther. Mainit pa naman masyado guys. Ang ending, sabi ko, kasi parang nag-iiba yung templa.
Mag-exercise na lang tayo. Uwi ako. Uwi ako na naglalakad from doon galing sa... Doon sa binibilhan ko. Ayan. Hindi ko na lang babanggitin kasi ano eh. Sana, shout out sa mga ano dyan. Dapat isipin din kung ano yung protocol sundin para patas lahat. At saka kung pinapasok ako doon sa grocery, may income sana yung grocery. Hindi lang yun 100 pesos yung bilhin ko eh. Ako, si guard ba? Pero okay na yon. Ang tao kasi may time kasi na ma-out tayo sa linya. Marungway tayo, kaya ayun, intindihin na lang natin guys na. Smile na lang tayo. Tatanggalin na lang natin yung stress. So, dito na lang, guys. Pero, ano, yung nagagawa ni Esther ngayon, kasi holiday, ang nagawa ko, yung ano lang eh. Nakapag-deposit lang ako. At least, solved na yung ano, na-solve na yung pang-ilog. Kasi maraming napag-Gcash dito, sayang din. Gcash load, ayan. So, hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood sa yaw-yaw ni Esther. Nang dahil sa face shield. Yung banganga ni Esther, nganganga na naman. Thank you guys. Bye-bye. Paki-like na po, paki-share. Sorry po. Peace. Peace. Paano ba yung peace? Peace. Ganyan. Peace. Ay, tatlo. Tingi, peace. Gosh, wala magawa si Esther. Para mawala lang yung ano, yung mga bad ano nasa isip ko. Ayusan natin buhay natin. Charot. Thank you guys again. God bless.